ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pag-isiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa mga Panginoon ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa at kasalanan sa isip, sa salita, sa gawa at sa pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mga nagiging maligan sa lahat ng mga kailan ng banalan at sa inyo mga kapatid na ako ay manalangin sa mga ating Diyos. Kawa tayo ng kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawa kami. Panginoon, kawa mo kami. Kristo, kawa kami. Kristo, kawa mo kami. Panginoon, kawa kami. Panginoon, kawa mo kami. Ama naming mga Panginoon, ginawa mo kami mapalayang masagip. Dinggin mo ang aming nagmamakaawang tinig at gawin mo kaming miniligtas ng dugong dumanak sa mahal mong anak ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasabi sa iyong maligaya at pagkiwasaya. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong maaraw iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinikilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagkasabi, nagsakatuparan ng hulang iyon. Nahulaan nilang ang kamatayan ni Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya ay hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya ay ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya na siya ay pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon sila'y mga saksi niya sa mga Israelita at narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa ikalawang awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon,
Ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Tuturugin mo sila sa mga kamay mo. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos inyong paglingkuran, katakutan ng lupa. At kinainilagdaan natin nung tayo'y pininyagan.
tayo ay may reservation na sa langit. Kaya ipaghanda tayo ng lugar na Jesus. Pinaghandaan tayo ng lugar. May kanya-kanya na tayong kwarto. May kanya-kanya na tayong place na ating patutunguhan doon sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po, kung mapapansin natin, ito yung pagkakataon na ipinapahayag ng Jesus natin, everything is prepared. Nakanda na lahat. Ano na yung kinakailangan? Kasi hindi lang po nakanda. Isasama pa tayo ni Jesus. At bahagi yun na kung saan ay tawagin na po natin ay talagang inaalalayan tayo ni Jesus na pumasok sa kaharian ng ating amang na sa langit. Bahagi yun na kung saan ay ito yung nawang maramdaman natin. Ang tinitingnan na lamang ay kung talaga ba rin itutuloy natin. Kasi pag sinabi mong reservation, pag nagpa-reserve ka, ay naglaan ka na ng parahon. Kung tusin na mo ay kung tawagin natin ay meron ka ng pondo, meron ka na pag sinabi mong may reservation ka, ikaw ay nag-down payment na. Pero kinakailangan ay punuan mo. Kinakailangan tumating ka. Pwede kang umayaw. Pwede kang sabi mo na hindi na ako tutuloy. Pero maliwanag mo na kung tusin ay pinaalala sa atin ni Jesus na nakatalaga na tayo para doon sa kaharian ng ating amang nasa langit. Tayo ay napabilang na sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ngayon, tayo na lamang ang inihintay kung sabi nga natin ay i-redeem natin, ipagpapatuloy natin yung tawag ako kuminsan sa mga hotel ay check-in. May reservation ka pero hindi ka nag-check-in. Ay wala. Wala ka doon sa pili ng ating amang nasa lang. Sabagat, sabi nga ay sinapahayag na Jesus, no? Na yun yung kanyang patutunguhan. Kung naroon siya, yun. Naroon yung biyaya na nais siya kung magkaloob sa atin. Kasi kung naroon siya, yun. Yun ang dami. Yun ang buhay na walang hanggang. Yun yung kaligayahan ng walang katapusan. Kaya po, bagamat sa ating mga pagkilos o minsan ay meron tayong mga naranasan na distraction. Bagamat masabi na natin na kapag-reserve na tayo ay maaaring may iba't ibang dahilan kung bakit hindi tayo nite-check-in. Ay yun ay depende na rin po sa atin kung paano natin naharapin yung mga hamon na maaaring nakikita natin sa daigdig na ito. Sabi na natin kung minsan may mga plano tayong hindi natutuloy kasi maraming pala yung pwede yung maging dahilan. Maaaring may sakit ka. Maaaring may sakit yung kamag-anak ko. Maaaring
yung pera na kalaan mo para sa nabanggit na paglalakbay ay pinautang mo. Hindi kaya ay nanakaw. Pero one thing is sure, naka-resolve na. Tayo na lamang ang hinihintay ng ating Amang na sa langit. Tayo na lang ang hinihintay ni Yahweh El Shaddai. Kaya, sana po, sa gitna ng maraming mga distraction na hinaharap natin sa daigdig na ito, huwag natin kalimutan na mayroon tayong reservation sa kanyang kaharian. Kasi, kung hindi mawawaklit sa atin, madali na. Madali na yung daan. Matatagpuan natin yung katotohanan. Makikita natin ang buhay. Kasi yun yung ating target, ang makasama ng Diyos. At ang Diyos na ito, ay siya rin kung tutusin ating daan, katotohanan, at ang buhay. Alam niyo tayo mga Pilipino, madali yung sabihin natin yan. Kasi alam natin, kapag gusto, maraming paraan. Kaya, kung talagang gusto natin, yung reservation natin doon sa kaharian ng Diyos, ay kahit na ano pang distraction, ano pang malapit, ano pang bagyo na darating sa atin, ay mapagtatagumpayan natin. Kaya po, yun po kuminsan ang nakakalimutan ng tao sa dindig na ito. Kuminsan ay maraming tayong ginagawang dahilan. O tawagin nga po natin ay fault finding. O yung ibang tawag natin ay yung naninisi, naghahanap tayo ng masisisi. No? Hindi yan yung pagkilos ng mga tunay na mga anak ni Yahweh El Shaddai. Hindi ka maninisi, gumagawa ka ng pamamaraan na mabigyan ng solusyon yung problema na hinaharap mo. Hindi mo dapat makita na kahinaan ng ibang tao o ang kanilang kakulangan ang siyang naging daan para hindi mo makamit yung pangako ng buhay na walang hanggan. Kasi yung primary mover sa nabanggit na pagkilos ay walang iba kundi ano, ikaw. Ikaw. Kahit na si Jesus, makita natin, everything is already prepared. Pero anong hinihintay ni Jesus? Ikaw. Ikaw na lang ang hinihintay. Kaya o, makita ko natin, kahit na ang lahat ng tao ay sabi nga natin, inihanda ka yung pagkilos mo kahit na ang Diyos, pero kung ikaw ay hindi ka sure sa nabanggit ng pagtugon, walang patutunguhan. Walang patutunguhan. At maliwanag rin naman, kahit na anong balakid na humarap sa atin, kung disidido pa na tunay na makasama si Yahweh, ay sigurado ay mapapabilang ka kapiling niya. Sabagat yun ay makapit mo dahil sa biyaya ng pagtugon sa namanggit na panawagan. Kaya po ito ay dalangin natin sa harapan ng buong Megapark.
Dila na niya sa panahon ni Papa na mawala, huwag mawala, huwag mawala sa ating puso at sa ating isip. Yung inihanda na Jesus, yung silid natin sa kaharian ni Yahweh at sa dami. Sa dami ng pamumuhay, isa sa kadaluwang pangihasa sa pagkasalubahan.
Espiritu, gawin mo ang banal ng mga kalawang ito para sa amin ay maging kalawang ito ng aming Panginoon, Yesu Kristo. Bago ang pinating isang pusang loob ng Panginoon, inawara niya ang tinapay, pinasalamatan ka, pinaghati-hati ngayon, iniabot sa kanya ang mga nagagal sinabi, tanggapinin na ito at kanin. Ito ang aking katawan, iniahato para sa iyo. Ngayon din naman ang matapos sa matunan, ginawa ka niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga nagdadal sinan, tanggapinin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang gantiba ng aking dugo na inuubos para sa inyo, para sa lahat, sa inyo pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa amin. Thank you.
Panginoon, hindi ako marapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa iyo,